Amen. Hallelujah. Pakisabi po sa iyong katabi, I am healed. Sabi nga doon sa inawin natin, di ba? I will live and I will not die. Dahil tayo po ay talagang pinalalakas at patuloy po na binibigyan ng ating Diyos ng pagkakataon para talaga hindi lang po express ang ating pagmamahal sa Kanya, kundi paglipuran siya habang tayo po ay nabubuhay. So, hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo manatili sa mundong ito. Pero alam po natin, tayo po ay magtatagal sa mundong ito. Pakasabi nga po sa inyong katabi, di ba ako mamamatay? Dahil tayo, hindi pa tayo mamamatay. Ano po gagawin natin? Diba? Ayon nga po sa inamin natin, we will continually declare, diba? The praise of our God, yung papuri natin sa ating Panginoon, we will continually declare His goodness, His power sa buhay po natin. Yan. So habang pinagagamit natin sa atin pong Diyos ang atin pong mga buhay, patuloy po tayong palalakasin ang ating Panginoon. Amen? Sabi nga doon sa inamin natin, hindi ako mamamatay, I will not die, but I will live. Yan, mabubuhay po tayo para sa ating Panginoon. Yan. Pakitignan po ang inyong katabi at pakisabi, malusog ako. Yan. Malusog po tayo. Yan. Hindi pa ako panahon para magpahinga. Yan. Alam mo, kung magpapahinga po tayo, kasi minsan merong mga gusto magpahinga. Eh. Sino rin yung gusto parang pagod na pagod na siya, gusto rin magpahinga. Sino? Kasi minsan meron ako nakakausap na ganun eh. Sobrang daw yung pagod niya, magpapahinga na siya. Yan. Minsan naiisip ko lang, hindi ko lang sinasabi doon sa mga taong nagsasabi na ganun. Kaya, kasi parang diba, pagka sinabi mong gusto ko ng magpahinga, dalawa kasi yan eh. Parang naiisip natin dalawa. Yan. Pwede gusto na niyang pumunta sa presence ni Lord. Hanggang diba, ayaw na niyang mabuhay. Yon. Pero tayo, mabubuhay pa tayo na matagal. Amen? Kasi magpapagamit pa tayo sa ating Panginoon. Marami pang gagawin si Lord sa buhay natin. Amen? Kaya niyong mabuhay na matagal. Di ba mo sinasabi mabubuhay kayo 100 taon, 200 taon, no? Kundi gusto natin talagang ma-maximize ang buhay natin talagang habang nandito tayo sa mundo ito, talagang magpagamit tayo sa ating Panginoon. Kasi yun lamang po talaga ang makapagpapasaya sa ating pong Diyos. Kasi tayo po ay kanyang nilikha. Amen? Tiwala po ba kayo na nilikha tayo na ating Panginoon? At may purpose po siya sa buhay natin. Amen? Pakisabi nga po sa katabi mo, may layunin si Lord sa buhay mo. Huwag po natin sayangin ang ating pong buhay. Huwag natin sayangin yung pong buhay na ibinigay sa atin ang ating Panginoon. Hayaan po natin na talagang ang buhay na ito ay magamit para po sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen? Pwede pong tumayo po muna tayo muli. Yan. At sa oras na ito, gusto ko po purihin natin muli si Lord. Malakas na papuri, palakpak, pagsigaw. Kumbaga, let's give our best praise. Yan. Papuri natin sa ating Panginoon. Talagang i-declare natin sa lugar na ito that Jesus is our King and we lift the name of Jesus. Siya lang ang hinatas natin sa lugar na ito. Walang ibang tao, walang sino man, walang anuman na pwedeng itaas sa lugar na ito maliban sa ating pong Hari, Panginoon ng ating buhay. At yan po ay ating pong Panginoong Jesus. Amen? So, malakas na palakpak, sabay ng sigaw, papuri para sa ating Diyos. Gaano kaya kahaba ang pwede niyong ibigay sa ating Panginoon? Gaano kalakas na palakpak at papuri ang kaya mong ibigay sa ating Diyos? Alalahanin niyo po, nandito ang ating Panginoon Jesus, nandito ang ating Hari, and we will give our best worship, our best praise. Amen? Handa na ba kayo na ipagamit kay Lord ang tinig ninyo sa oras na ito? Iparating kay Lord kung gaano niyo siya kamahal. Ready na po ba kayo? Okay, ano kayo sasabihin niyo ngayon kay Lord? Pag nandito si Lord, nandito nga po si Lord at gusto niyang marinig ang ating mga papuri sa Kanya. Okay, 1, 2, 3, Hallelujah!
na talagang maibigay namin sa iyong lahat ng ito. And even today, Lord God, as we praise you, as we worship you, as we give you all the thanks, Lord God, na pwede namin ibigay sa inyo, naniniwala kami, Panginoon, na sa lugar na ito, sa aming pong kalagitnaan, hindi mo lamang napapakinggan ang aming pong mga papuri, ang aming pong pagsamba sa inyo, kundi maraming salamat din, Panginoon, dahil kaya magtugunin ang lahat ng aming pong mga pangailangan. At kung meron mang ginagawa ang kaaway sa aming mga buhay, lalong-lalo sa aming mga pananampalataya, salamat, Panginoon, dahil in Jesus' name, we believe, Lord God, na talagang destroy mo na ang lahat ng ito at walang anumang gawa ng kaaway ang pwedeng manahig sa bawat isa sa amin. At kung meron man, Panginoon, na ngayon po ay pinanghihinaan ng loob dahil may mga problema sila na nakikita ngayon, kung meron man, Panginoon, na mga pinanghihinaan ng pananampalataya o nadi-discourage dahil sa mga pinagdadaanan nila, Father God, right now, ang aming pong dalangin ay talagang itaas mo, Diyos, ang antas ng aming pong pananampalataya. Tulungan mo kami na makita namin ang magandang ginagawa mo sa aming mga buhay. Hindi ang gawa ng kaaway, kundi ang ginagawa mo, ang tunay na makita po namin. Maraming salamat din, Panginoon, sa oras na ito, dahil patuloy, Lord God, na talagang aabuyan mo ang aming po mga puso. Lord, you will continually set our hearts on fire, oh God, because truly, Lord, we want more of you. We want more of your presence, more of your revelation, Lord. Magpahayag ka, patuloy kang magpahayag sa bawat yas sa aming po mga puso, sa aming mga kaisipan. Kung meron man, Panginoon, na takip, o meron man nilalay na takip sa aming mga mata, ang aming kaaway, Father God, right now, inihilig po namin, unveil our eyes, Lord God, tanggalin mo ang lahat ng mga takip sa aming pong mga mata, maging sa aming pong mga puso. Hayaan mo na talagang makita namin ang tunay na kalooban mo sa aming mga buhay, dahil ito, Panginoon, ang nais namin, your will be done in our lives, oh God. At habang ang kaharian mo dito sa lupa ay patuloy, Panginoon, na talagang pinaparanas sa amin, hayaan niyo, oh Diyos, na talagang makita din namin patuloy yung bahagi namin, yung parte namin sa iyong kaharian. Ayaw namin, Lord God, na walang ginagawa sa iyong kaharian. Nais namin, Panginoon, na maging parte kami ng magandang ginagawa sa iyong kaharian. At gusto namin, Panginoon, na ang buhay na ito ay talagang magamit mo, lalong-lalo na in destroying all the works of the enemy, in destroying the kingdom of darkness. Alam namin, Panginoon, you've already set us free. Binalaya mo na kami mula sa kaniliman, yung kingdom of darkness. Wala na kami, Panginoon, inalis mo na kami, tinanggal mo na kami sa kaharian ng kaniliman. At ngayon, Panginoon, narito kami sa iyong kaharian na punong-puno ng iyong kaluwalhatian. Lord, we want to know you more. We want to, Lord, we want to see, gusto namin makita yung pong tunay na kaharian mo na gusto mong iparanas sa bawat isa sa amin. Kaya muli, Lord, maraming salamat sa lahat ng gagawin mo sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking pong mga kapatid na narito po ngayon, na alam ko pong inihanda mo na ang aking pong mga puso para po sa iyong mga salita. Salamat po sa presensya mo, sa lahat ng gagawin mo sa aming kalagitnaan, and we continually declare, victory is ours, O God. Ang tagumpay ay nasa amin na sa oras ng ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Pwede po, pakikumayan po natin ang ating pong mga katabi, ang ating pong kapatid. Pwede kumikot po tayo at pakisabi, natutuwa ako at nandito ka. Yan. Baka kasi matagal na po natin siya, hindi nakikita. Yan. Para meron akong bagong nakikita. Yan. Matagal na natin hindi nakasama. Yan. Si Kuya Bong. Welcome, Kuya Bong. Yan. Kuya Bong Santos. Welcome. Medyo matagal-tagal natin hindi nakasama si Kuya mo. Yan. Salamat at narito ka. Natutuwa po ako. Natutuwa kami at nandito po tayo. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan. Kanina po, sa atin pong inawin, actually yung mga, yung song, our songs na kinanta rito,
kinatarin kaninang umaga. Yan. Kaya talagang, alam niyo po na, talagang ramdam po na talagang God is setting this place. Parang piniprepare ni Lord ang lugar nito para sa bodya sa atin, para mas maunawaan talaga natin ano ba yung party natin sa kanyang kaharian. Alam naman po natin, di ba, na ang prayer po ni Jesus sa Matthew, ang sabi po niya, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. So we're asking, di ba, hinihingi natin, ilang linggo na natin na pinag-pray at talagang topic po natin sa service po natin ay yung magharian talaga tayo ng atin pong Diyos at kung ano itong kaharian na gusto ng Diyos na talagang maranasan po natin. Yan. At dun sa mga inawit natin, kung talagang ninamnam ninyo, talagang inawit natin ito sa atin pong Panginoon, parang alam niyo ba na gusto talaga ni Lord, hindi lang gusto, talagang yun po, yun yung ginagawa niya sa atin pong kalagitnaan. That in this place, the throne of God is here. Sabi nga, di ba, isa sa inawit natin, God is here and He is able, di ba? Nandito ang ating Diyos at kaya niyang gawin kung ano man po yung mga hinihiling natin na ipagawa sa ating Panginoon. Yan. At habang inaawit natin yung God is here and He is able, parang sinasabi ko din sa ating Diyos na I'm also here. Ang ganun, Lord, you're here, nandito din ako. Kasi minsan, naranasan niyo na ba na nandito kayo pero parang wala kayo? Gulo, no? Yung nandito ka, pero parang wala ka dito. Ayun. Parang meron ba ganon? Wala yung spirito mo. Nasaan ka yung spirito mo? Napansin niyo yung insan, di ba? Sa mga inaawit natin, pumapalakpak tayo, pero parang di natin naiintindihan yung kinakanta natin. Meron lumalabas sa bibig natin, nakikita naman natin sa screen yung inaawit natin, pero parang di mo feel. Hindi mo nararamdaman na totoo yung sinasabi mo. Kaya marami tuloy yung nasasabing mga sinungaling tayo kahit na nasa church. Kasi parang kinakanta mo, pero wala sa puso mo, hindi mo nararamdaman. Yan. Yung God is here, He is able. Balik na rin natin. I am here, and I am able to worship you. And I am able to praise you. Pwede din, di ba? Kasi pwede andito si Lord, He is able, pero ikaw, wala ka dito. Wala yung spirit, o wala yung, hindi naman pwede wala yung spirit mo, hindi pwede. Hindi ako naniniwala na yung spirit mo naglalakbay. Kasi pag naglalakbay, spirit mo, patay ka na. Yan. Malamang, baka natutundo ang spirit natin. Parang gano'n. Pero may inawit tayo kanina. Maganda rin yung isang inawit eh. Yung huli, yung parang ginigising tayo. Di ba yun? Meron ano eh, yung... ito ba yun? Ito ba yun? Hindi eh. Hindi. Ito yung isa. Worship. Yung parang sinasabi na kayo, worship, yung unang worship ba yun? Yung... I will arise. Parang kailangan magising ako, kailangan tumaas ako, kailangan mabuhay ako. Tama ba? Yun yung pagkakaintindi ko dun eh. Na kailangan yung spirito din natin ay magising. Yan. Ewan ko lang kung di kayo nagising sa tuktugan natin. Yan. Sa tindi ng mga tuktugan, sa tindi ng awitan natin, nakakalungkot kung hindi pa rin nagising ang spirito natin. Nandiyan na sa harapan natin para madami yung mga dancers natin na pagod na sila sa kaka-declare ng goodness ni Lord, di ba? Parang inaanyayahan talaga tayo na pumasok na tayo sa kingdom of God, pasok na tayo sa presence ni Lord. Pero parang ang hirap-hirap pa rin natin makapasok. Marami pong dahilan kung bakit mahirap pumasok. Pero salamat dahil sa oras na ito, inalis na ng Diyos ang mga piring sa ating mga mata. Katulad din po ng inawit natin kanina, yung ating pong mga tenga ay talagang pinabuksan natin sa ating Panginoon at sa oras na ito, makikita natin at marinig natin ang boses o ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Dahil ngayon, ang ating pong pag-uusapan is about the kingdom living. Ano ba ang dapat nating gawin sa kanyang kaharian? Yan. Buhay sa kaharian ng Diyos.
ano ba yung dapat nating maranasan sa kanyang kaharian? Kung napapansin po nyo, last 2 weeks ago, nung Sunday, in-explain po sa atin the gospel content, di ba? Bakit pumunta dito sa lupa mula sa kaharian ng Diyos, iniwanan ni Jesus ang kanyang kaharian sa langit, bumaba siya dito sa lupa para talaga, para ibigay sa atin yung mga dapat nating maranasan. At yun na nga po, na-discuss po sa atin doon na tayo ay redeem niya, di ba? God redeem us. Tapos, He renewed us. Binago niya ang buhay natin from sin to righteousness. Tama? Tapos, He restored us. Yung po original design and purpose ng ating Panginoon na kinuha ng enemy because of sin, dahil tayo po ay nagkasala, nakuha ng kaaway yung susi ng buhay, diba? Nakuha ng kaaway yung purpose ng buhay natin. So nawalan tayo ng purpose, na destroy ng enemy, na destroy ng kasalanan yung magandang buhay na pinlano o ibinigay sa atin ng Diyos. Pero dahil si Jesus ay pumunta dito sa lupa, iniwan niya ang kanyang kaharian, bumaba dito, naging alipin at namatay doon sa krus ng Kalbaryo, pero after 3 days, He rose again. Yun po yung nagbigay sa atin ng pag-asa. Nagbigay sa atin ng pag-asa na kung saan, kung ating tatanggapin yung regalo na ibinigay sa atin ng ating Diyos, we can see and we can enter the kingdom of God. Discuss natin yan last 2 weeks ago, na kung saan marami sa church, nandito nga sa church, pero wala sa kaharian ng Diyos. Naalala po ninyo yung pinag-aralan natin noon, na nasa church, pero hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya doon sa Matthew chapter 7, makikita natin, nung haharap na siya sa Diyos, kumakatok siya sa kaharian ng Diyos, kumakatok siya sa langit, pero nasabi ng Panginoon, sabi ng Diyos sa kanya, sino ka? Hindi kita nakikilala. Maraming tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Diba? Pero hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ilan kaya sa atin, pag nandito tayo, nandito po tayo, ilan sa atin ang nakapasok na o ilan sa atin ang nasa labas pa? Diniscuss po natin yan, how to enter the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero kung tayo po, tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior, hindi lang natin nakita ang kanyang kaharian, kundi nakapasok po tayo sa kanyang kaharian. At ngayon, na nakapasok tayo sa kaharian ng Diyos, ano naman ang dapat na na-experience natin? Ano naman yung dapat na nangyayari sa atin? Kasi meron din po mga Kristiyano, nasa loob na ng kaharian ng Diyos, pero hindi na maramdaman na sila'y parte ng kaharian ng Diyos. Kaya ang nangyayari sa kanila, lumalabas din. Ilan po sa atin, nung una tayo nakakilala kay Lord, ay talagang on fire, talagang grabe yung pagmamahal natin, grabe yung pagsunod natin sa ating Diyos, sa ating pong Panginoon. Pero kalaunan, habang tumatagal tayo, diba, sa ating paglilingkod, unti-unti nang lalaking tayo, hanggang sa makita mo lang sarili mo, wala na sa loob ng kaharian ng Diyos, nasa labas na ng kaharian. Kasi hindi mo na na-enjoy yung presensya ng Diyos, hindi mo na na-enjoy yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. At kalaunan po noon, makita mo na sarili mo, wala na doon sa presensya ng Diyos. Pero ayaw po natin na mangyari yun. Nawa, sa gabing ito, sa oras na ito, talagang maitatak sa puso natin. Katulad po ng prayer ni Paul sa Ephesians, this is also my prayer, na talagang buksan ng Diyos ang ating po mga spiritual eyes, spiritual ears, that para makita natin yun pong wisdom niya, yun pong understanding niya, at talagang makilala pa natin ng lubusan ng ating Panginoon. Para sa kanyang kaharian, talagang ma-enjoy natin na mabuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. Ang isa po sa ibinigay sa atin ng ating Panginoon nung tayo po ay nakapasok sa kaharian ng Diyos, yung tinatawag na change of authority. Pakisabi po, change of authority. Yan. Dito po, we have been delivered from Satan's dominion, rulership or headship. Tayo po ay napalaya mula sa kapamahalaanan o sa pangunguna ng Diablo sa buhay natin. We are now under a whole new authority, and that is of the Lord Jesus.
Dati, tayo po'y kontrolado ng kaaway. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay nahuli sa bitag ng Diablo. Tayo ay nakontrol ng kaaway. Kaya kahit ayaw natin, napapasunod niya tayo para tayo may mga tali. Yan. Tayo po ay natalian, in chain, in bondage of sin. At dahil po sa kasalanan, tayo po ay nahatak ng kaaway hanggang sa doon sa pinakamalalim na lugar na kung saan hindi na tayo makaahon. Pero salamat, one day, Jesus died at the cross of Calvary. He rose again on the third day. At binigay niya sa atin ulit ang kapamahalaan. Binigyan niya tayo ng kalayaan mula sa lahat ng pamamahala o control ng enemy. At yun po yung kaya sabi ng change of authority. Kasi dati, hawak tayo ng Diablo. Ngayon, hawak na tayo muli ng ating Panginoon. And as a believer, bilang mga mananampalataya, we must grow in this new life in the Lord. Kailangan, lumago po tayo. Pakisabi po sa katabi mo, lumago tayo. Kailangan lumago tayo dun sa relationship o dun sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nakakalungkot, dapat po tayo, habang tumatagal, lalo dapat nakikilala natin ang ating Panginoon. At dapat lalong umiigting ang pagmamahal at paglilingkod natin sa Kanya. Kaya lang kung papansinin ninyo, bakit marami ngayon ang on fire yung mga baguhan? Yan, katulad ngayon, di ba? Mga kabataan galing sa youth camp. Yan, talagang init-init ng mga kabataan natin. Yung galing sa encounter, talagang grabe, init pa rin nila hanggang ngayon. Di ba? Kumbaga, may bagong karanasan na ipinaranas sa kanila ang ating pong Diyos. Kaya lang, yung mga latihan, yung mga matatagal na, dito tayo, hindi lang naman sila nagkakaproblema, kahit yung mga matatagal na. Kung papansinin po natin, habang tumatagal tayo, yung init ng pagmamahal natin sa ating Diyos, parang nababawasan. Tama ho ba? Hindi na, meron bang nakakaranas na dati yung init sobra-sobra, pero ay parang konti na lang. Parang nanlalamig. Naranasan niya po manlamig sa ating pong pagmamahal kay Lord. Diba? Lahat naman tayo naranasan yon. So, ang gusto po natin at sinasabi po sa atin ngayon, dito po sa authority o sa change of authority na ibinigay po sa atin ang ating Panginoon, ngayon kontrolado na tayo ng ating Diyos at dito po sa kaharian ng ating pong Panginoon. Ang nais po niya ay patuloy tayong lumago. Patuloy na lumago yung pagmamahal natin sa Kanya. Patuloy na lumago yung desire ng paglilingkod sa Kanya. And even to know Him better. Sabi nga doon sa inawit natin kanina, we want more of you. We want to know you more. Gusto namin makilala ka pa ng lubusan. At yun po yung sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 1. Na nabigyan tayo ng Espiritu ng Diyos ng understanding, ng wisdom, ng knowledge. Kasi kailangan makilala pa natin ng lubusan ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, kung ikaw ay nanlalamig, kung ikaw ay dumadaan sa mga sitwasyon na parang hinahatak ka muli ng mundo, ito pong mensaheng ito, hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Pero ang gusto ko po talaga na parang maministeran sa oras na ito ay yun pong mga tao, yung mga kapatid natin na nanlalamig. Dumating yung time na on fire sila in serving God, pero ngayon parang contento na sila. Okay na ako, at attend na lang ako. Tata, every Sunday naman nasa church ako. Yan. Every Sunday naman nandyan ako. Yan. Pero God wants more. Gusto po ng Diyos, higitan pa natin yung mga ginagawa natin ngayon. Yan. Kaya nga, kailangan nagpaparamdam din tayo kay Lord. Sabi ko nga sa inyo kanina, nung unang kanta natin, yung habang inaawit yung God is here, gusto ko din parang iparamdam kay Lord na Lord, I am here. Andito din ako. At isa ako sa sasamba sa'yo. Isa ako sa magbibigay ng papuri sa'yo. Isa ako sa maglilingkod sa'yo. Yes, you are able to heal me. You are able to strengthen me. Kaya mo naman. Kaya naman talaga ni Lord, di ba? Kaya niya gumawa ng himala. Amen.
tumanggap ng himala? Ang tanong. Si Lord, kaya niyang gumawa ng himala. Kaya niyang paapuyin ang puso mo. Kaya niyang baruhin ka. Ang tanong, are you ready to be changed? Are you ready? Handa ka na ba na muling iset ni Lord ang puso mo on fire? Kung meron pong ginagawa ngayon si Lord sa ating kalagitnaan and He wants to set our heart on fire, gusto niya na paapuyan tayo. Kasi yung kalinang cry natin, talagang hiningi natin, di ba? Talagang, hindi ako makakanta eh. Gusto ko sana kumanta eh. Baka mawala yung ano yung apoy eh. Di ba? Set our hearts on fire. Set my hearts on fire. Oo. Yan. All my soul. Sige po na. Walang tuktok eh. Gusto ko may tuktok. Diba? Sabi doon, set my heart on fire. Diba? And ito na yung apoy ni Lord. At ewan ko ba kanila, parang habang kinakan tayo, parang naiimagine ko na ano, na habang sinasabi natin yun, di ba sabi mo, sino rito yung sa pamilya mag-asawa nagkatampuhan?
po ba mga mag-aasawa, pamilya, di ba, mga kapatid, na tayo, nag-aaway naman talaga tayo eh. Yan, kahit anong bait mo, kahit anong bait natin, dumarating talaga, nagkikis-kisan tayo. Di ba? Pero, pag nag-aaway kayo, diba kayo, may gumagawa ito na yun, meron. Pero ewan kayo, gumagawa, kinagawa nyo, lumalayas ba kayo? Nilalayasan ba yung pamilya ninyo? Dahil hindi mo gusto yung pagkain. Yan. Gusto mo hotdog, aluluto, itlog. Yan. At dahil hotdog, itlog, aluluto, ayoko na sa bahay ka doon. Nalayas na ako. Punta ako sa ating bahay, doon ako nakikitain. Yan ba ginagawa ninyo? Yan. Nag-away kayong magkapatid dahil yung isa gusto basketball. Ikaw gusto mo. Gusto mo at magkalaban ng basketball. Telenovela yung iba yung basketball sa umaga na nakikita ko yun. Okay, tapos na yan. Ano na? Channel 2 na. Diba? Dahil hindi na kayo magkasundo sa pinanonood ninyo. Nag-away kayo. Lalayas ka na. Sabihin nyo, doon ako sa kapitbahay, doon mas maganda ang TV. Mas maganda yung pinanonood nila. Ganun ba kayo? Diba hindi naman? Now, brothers and sisters, in the kingdom of God, in the church, if we have a right relationship with Jesus, we will enjoy living in this kingdom. Patuloy po natin may enjoy yun pong mga kasama natin in the kingdom of God. Last 2 weeks ago, pinag-aralan natin who is the king in the kingdom. Sino po ang hari sa kingdom? Atin pong Diyos, si Jesus, di ba? And who are the citizens of this kingdom? Sino po ang mamamayan ng kaharian ito? Pakisabi po ng sarili nyo, sabihin sa katabi nyo, ako yun, kasama ako doon. Diba? Tayo po. Jesus is our king. He is the king of this kingdom. Si Jesus ang hari ng hariang ito. And we are the citizens of this kingdom. Tayo po yung mga mamamayan ng hariang ito. At gusto natin maranasan yun pong talagang magandang buhay, napakagandang buhay dito sa kahariang ito. And brothers and sisters, kung hindi mo ma-enjoy yung buhay sa loob ng kahariang ng Diyos, lalabas ka talaga. Iiwan mo talaga ang kahariang ito. Pero, yan sabi ko nga sa inyo, the only way we enjoy living in this kingdom is right relationship with Jesus. So, kailangan po nating makilala siya ng lubusan. And in this relationship, meron pong dalawang bagay na dapat na naiintindihan din po natin na ibinigay sa atin ng atin pong Diyos. Number one, He is our Savior. Nung atin pong tinanggap si Jesus, this is the first relationship we can ever have with Jesus. Dahil iniligtas na tayo, yan, mula sa kapahamakan, dahil sa gawa ng kaaway, dahil sa kasalanan, tayo po ay nalugmok sa kasalanan. At sabi nga sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Lahat po tayo nakaranas noon. Nagkaroon talaga ng pagkawalay. Napawalay tayo sa ating pong Diyos. Dahil pinili natin ang kasalanan, napawalay po tayo sa ating pong Diyos. But Jesus, God the Father gave His only Son, Jesus, di ba sabi nga doon, Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. At regalo ng Diyos sa atin, regalo ng Diyos Ama, ay buhay na walang hanggan. At ito ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ginawa nating Panginoon ng ating buhay. So ang una pong binigay sa atin is yung pong nasave po tayo. Yan. Jesus died for us and rescued us from Satan's kingdom. Tayo po ay inalis ng Panginoong Jesus sa kaharian ng kaaway, sa kaharian ng Diablo. Tayo po ay niredeem niya, sabi nga, mula sa darkness to light, tayo po ay napunta sa liwanag, at tayo po ay binigyan ng bagong buhay. He renewed us, binago niya tayo from sin to righteousness, and He restored us, nirestore niya yung real purpose, yung original purpose ng Diyos sa atin. At dahil po doon, naligtas tayo. Now, saan po tayo naligtas? Jesus has saved us from, number one, God's wrath or God's judgment.
Dahil po sa kasalanan, tayo po ay ginudge. Tayo po ay hinusgahan. At ngayon, dahil po sa ating Panginoon Jesus, napalaya po tayo doon. Pakitignan po, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, ang sabi po dyan, "And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath." Sa darating na poon, kasi ang sino man na hindi matagpuan ang kaharian ng Diyos ay doomed to hell. Pakisabi po sa katabi nyo, totoong may impyerno. Hindi namin kayo tinatakot, mga kapatid. Totoong may impyerno. Ang sino man na hindi pinili si Jesus, hindi nakipag-niig, hindi nakipag-isa kay Jesus, papunta po siya talaga sa impyerno. Totoong may impyerno. Totoo po yun. Hindi po yung drawing, hindi po yung kwento. Yan. Totoong may impyerno. Ang sino mang hindi manampalataya sa ating Panginoon Jesus ay hinusgahan na. Nasa Kanya na ang wrath, nasa Kanya na yung puot o yung judgment ng ating pong Diyos. Pero sabi nga dito sa binasa natin, Jesus who rescues us from the coming wrath. Ililigtas po niya tayo sa darating na puot ng Diyos. Sinunod po natin sa 1 Thessalonians 5 verse 9. Sabi po dyan, "For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ." Yan. Hindi na po tayo marurusahan, kundi tayo iligtas na sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. So yun po yung una na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Jesus kung tayo po iligtas niya mula sa God's judgment or wrath. Tapos pangalawa po, tayo iligtas din po niya mula sa kapangyarihan ni Satanas, from Satan's power. Tingnan po natin, Colossians chapter 1 verse 13. Ang sabi po dyan, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins." Yan. Tayo po ay iligtas niya sa kapangyarihan ng kadiliman. Tayo inilipat niya ngayon sa kanyang kaliwanagan. At ito po ay sa pamagitan na ng kanyang anak na si Jesus, tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. So, mula sa kapangyarihan ni Satan, brothers and sisters, inalis tayo ng ating pong Diyos. Inalis tayo ng ating Panginoong Jesus. Ganyan ka kamahal ni Jesus. Pakisabi po sa katabi nyo, mahal ka ng Panginoong Jesus. Inalis po niya tayo mula sa kaharian ni Satanas, mula sa kaharian ng kadiliman. Tayo ngayon ay nasa kaliwanagan na. Amen? At pangatlo po, tayo ay niligtas din mula sa ating mga sarili. Yan, our own selves. Kasi alam niyo po, totoo, ang pinakamahirap na kalaban natin o pinakamatinding kalaban natin ay ang ating mga sarili. Yan. Isang nga, hindi natin mapatawad ang ating sarili. Di ba? Yan. Kasi marami tayong gusto. Tapos sasabihin natin, "Lord, let your will be done." Pero sarili pa rin natin ang nasusunod. Di ba? Tingnan po natin. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15. "Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila." Yan. He died for all, para po sa lahat, para sa lahat. At ang gusto po ng Panginoon, mabuhay tayo, hindi para sa ating sarili. Yan. So, iniligtas po tayo doon ng ating Panginoon. Namatay siya, yan, para sa lahat, para tayo ng mga makasarili. Yan. Alam niyo po, if God, kung tunay ngang kontrolado ng Diyos ang buhay natin, dapat hindi na ang sarili natin ang nasusunod. Tingnan po natin sa pang verse sa Titus chapter 3. Maganda po ito. Titus chapter 3. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Titus chapter 3 verses 3 to 6. Sige po, 1 to 3. Noong una, tayo nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Tayo'y kinapuntan ng iba at sila'y kinapuntan din natin. Ngunit, na mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na
niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Yan. So dito po sinasabi sa atin na dati ito yung kalagayan natin. Sabi rito, nalihis tayo ng landas dahil sa ating kamangmangan. Pinili natin ang Diablo. Diba? Higit sa ating Panginoon. Kaya nalihis tayo ng landas. Sabi rito, at sa katigasan ng inyong ulo. Naging alipin tayo ng ating sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Yan. So mga kapatid, totoo na talagang because of sin, napariwara talaga tayo. Dahil sa kasalanan, dahil sa pagsunod natin sa kasalanan, pinili talaga natin na sundin ang ating mga sarili. At dahil po doon, tayo po ay napariwara. Kaya pala, di ba sabi rito, meron itong verses, sabi rito, naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Yan. So, masamang isipan, di ba? Tapos ingkit, tapos sabi nga dito, kinampuutan ng iba at sila'y kinampuutan din natin. Kaya pala daming may galit, di ba? Daming mga sama ng loob. Yun po ang resulta ng kasalanan. Pero sabi rito, tayo ay naligtas. Iniligtas tayo. Hindi daw sa mabuti nating gawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Dahil tayo po ipinanganak na muli sa Espiritu Santo. Siya yung naglinis, di ba? At nagbigay ng bagong buhay sa atin. Baka sabi po sa inyong katabi, may bagong buhay sa Panginoon. Binago po niya ang buhay natin. Kaya patuloy tayong nakakaranas ng tunay na pagbabago. Dahil yan po sa Espiritu Santo na suma sa atin. Yan. So, ito po yung una, kaligtasan. He is our Savior. Pangalawa po, He is our Lord. Yan. Knowing Jesus as Savior brings us into God's kingdom. Pero, hindi po nananatili hanggang doon lang dapat yung relationship natin sa Kanya. Because once we are inside His kingdom, that relationship takes on dramatic new changes. Meron pong pagbabago na nagaganap ngayon sa atin once na nakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi lang po natin siya Savior. He is our Lord. He is our King. Yan. Our Lord, He is the King in this kingdom. Jesus is the King of this kingdom. He is our Lord. Pakasabi po sa inyong katabi, He is our Lord. He is our King. Diba? Siya po yung hari natin. Hari na susundin. Panginoon na susundin. Tingnan po natin Colossians chapter 2 verse 6. So then, sabi po dyan, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Magpatuloy daw tayo. Sabi nga, mamuhay kayo sa paraan karapat dapat sa Kanya. Mga kapatid, nakapasok na po tayo sa kaharian ng Diyos. Ang kailangan ngayon, magpatuloy po tayo na gawin natin yung parte natin sa loob ng Kanyang kaharian. Ang problema po kasi sa atin, pag sa Sunday, nasa loob ng kaharian. Pagka Monday hanggang Saturday, lumalabas tayo. Lumalabas tayo. Yan. Tinatry natin ulit yung buhay natin sa labas, yung buhay natin dati. Na mga kapatid, hindi mo ma-enjoy yung isang araw lang nakasama si Lord. Mas mahaba pa kasama ang mundo. Hindi mo natin ma-enjoy yun. Kailangan manatili. Kaya sabi nga doon sa verse na yun, di ba sa Colossians, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Yun. Mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya, sa Tagalog. Kailangan maging karapat dapat tayo doon sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Imagine po niyo mga kapatid, iniwan ni Kristo ang kalangitan. Bumaba ito sa lupa para sa iyo, para sa akin. Diba? Iniwan niya
nabuhay siyang alipin dito sa mundo para sa iyo, para sa akin, para iligtas tayo. Ngayon na nakapasok na tayo sa kanyang kaharian, hindi ho natin, hindi natin ginagawa yung mga gusto niya ipagawa sa atin. No, mga kapatid, itong teaching na to, actually ano to, part 1 lang kasi medyo mahaba-haba to, pero ang gusto ko talaga sa hapong ito, sa oras na ito, maramdaman mo yung dapat nasa loob ka na, huwag mo na ipagpalit, huwag ka nang lumabas. Sabi nga po sa ipatabi, huwag ka nang umalis. Di ba? Let's enjoy serving our King. Let's enjoy serving our Lord. Amen? Huwag mo nang ipagpalit. Tama, sabi mo sa katali, huwag ka nang papalit-palit. Huwag mo nang ipagpalit si Lord. Amen? When we enter in the kingdom of God, we can enjoy what we are created for. Ito po, ano ba yung pagkalikha sa amin ng Diyos? A loving relationship with the Lord. Ito po yung dapat na naiintindihan natin. Habang nasa loob tayo ng kaharian ng Diyos, gusto po ng ating Panginoon na talagang maranasan yun pong loving relationship with Him, loving relationship with the King. Relationship natin sa ating pong hari na talagang magagawa natin yung kanyang kaharian. Sa next sa susunod po meron isang topic kasi na napakagandang i-discuss about doon sa kingdom. Pero mga kapatid, ang gusto ko lang po ibigyan diin sa gabing ito is magkaroon po tayo ng isang relasyon, malalim na relasyon sa Diyos. Kasi pag mababaw po, eto ha, pag mababaw ang relasyon natin sa ating Diyos, mababaw din ang dahilan para pumalik ka sa dati. Mabababaw din. Parang, di ka lang binate, ayoko na dyan. Wala naman nagmamahal sa akin dyan eh. Yeah. Naalala ko yung isang topic kahapon eh. Sa mga leaders po yun eh. Pero gusto ko, parang gusto kong iibigay din sa inyo. Mag-act tayo as a child of God. Kumbaga sa leader, act as a leader. Now ikaw, act as a child of God. Bilang anak ng Diyos. Mabuhay ka na talagang totoong anak ng Diyos na hindi ka aalis sa kingdom of God. Di ba? Na tawag yan. Umarte ka. Ate, ganito na lang para mas madali. Umayos ka. Ganon. Ayusin mo sarili mo. Di ba? Ayusin natin sarili natin. Act as a child of God. Di ba? Gumawa ka bilang talagang isang anak ng Diyos. Huwag kang immature. Act as a son. Ganun. Gumawa ka o kaya umarte ka. Ganun. Arte kasi, bakit tabi act, di ba? Gumawa. Kumilos. Kumilos kang isang totoong anak ng Diyos. Kumilos kang isang totoong citizen of the kingdom of God. Huwag kang konting narinig lang na hindi maganda. Alis ka na sa bahay ninyo. Ayoko na dyan sa bahay na yan. Ayoko na sa pamilya ko. Kasi lagi na lang ako pinagagalitan ng nanay ko. Pinagagalitan lang ako ng tatay ko. Doon na lang kaya ako sa kapitbahay matulog. Doon na kaya ako sa kapitbahay. Hindi ko dapat ganun. Huwag kang immature. Act as a mature Christian. Amen? Act as a mature Christian. Act as a son. At alam niyo po, dito po sa kaharian ng Diyos, ang isa sa napakagandang dapat na ma-experience natin, we find that in His dominion, in our lives, bring us out of the chaos of sin into divine order and peace. Magkakaroon po tayo sa loob ng kaharian ng Diyos na kakaibang, sabi nga, divine order and peace. Sa labas po ng kaharian, there is, sabi nga, chaos, magulo. Talagang guguluhin tayo ng mundo. Maguguluhan talaga tayo pag wala tayo sa loob. Kailangan nasa loob tayo ng kaharian ng Diyos. At isa sa gusto ng Diyos gawin sa kanyang kaharian ay magkaroon ng divine order. Alam niyo po mga kapatid, inaayos din po tayo ng Diyos. Inaayos din ng Diyos ang pamilya natin. At darating din po ang panahon na talagang magmamature tayong lahat. Sabi nga po sa iyong katabi, hindi pa tapos si Lord sa akin.
Hindi pa tapos si Lord sa atin. Diba? Aayong inaayos pa rin po niya tayo. Patuloy niya tayo inaayos. Wala naman ditong perfectong nanay. Meron po ba perfectong tatay? Sa pamilya, perfecto na ba kayo? Perfect na ba ang family niyo? Is your relationship always good? Maayos ba lagi ang relasyon natin sa ating pong pamilya? Di ba hindi naman? Meron pa rin mga kiskisa na nangyayari. Pero alam niyo po, pag nandito po tayo sa kaharian ng Diyos, ang isa sa gustong iparanas po sa atin ng Diyos is this divine order and peace. Magkakaroon ng kaayusan sa kaharian ito at talagang kakaibang kapayapaan ang ipaparanas po niya sa atin. So brothers and sisters, huwag po nating hayaan na yung pong pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos para makita yung maranasan natin, yung lordship niya ay talagang dapat maranasan natin. Tapos sabi nga po sa katabi niyo, si Jesus ang Lord natin. Siya ang susundin natin. Susundin po natin. Tingnan po natin sa Colossians chapter 2, verses 9 to 10. Ang sabi po rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. At dahil sa inyong pagkipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sinakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Yan. So brothers and sisters, tayo po sa ating pong pagkipag-isa sa ating Panginoon, sabi ito, naging ganap ang inyong buhay. So kailangan talaga na manatili tayo nakikipag-isa sa atin pong Panginoon para talaga maranasan natin yung tunay na pagsasakop niya at paghahari niya sa atin. Now, pumunta po tayo na sa tinatawag na model citizen. Yan. Yung po mga modelong mamamayan. Sa kingdom din ni Lord, meron din po mga good example, pero meron din mga hindi magagandang halimbawa. Yan. So, sana lahat po tayo model citizen. I-aim natin, parang i-go natin na gusto ko, hindi ako maging pasaway sa kaharian ng Diyos. Pwede ba? Na isa tayo sa maging tiga-solve ng problem, hindi ko tayo magmumula ng problema. Yan. Nawa, maging modelong mamamayan tayo. A good example. Yan. Maging magandang halimbawa tayo sa kaharian ng Diyos. Huwag ko tayong katisuran ng mga tao. Huwag ko tayong maging dahilan para matisol ang mga tao. Maging dahilan tayo para maramdaman nila ang paghahari talaga ng Diyos sa atin. So ano po yung mga modelo, citizen? Ang sabi po sa Philippians chapter 2 verse 5, at alam ko na discuss na po ito last Sunday, pero konti lang po daanan po ulit natin. Isa pong magandang halimbawa ang ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon Jesus. Sa Ephesians, sa Philippians chapter 2 verse 5, sinabi po doon, let your attitude toward life be that of Christ Jesus Himself. Ang ugali po ng ating pong Panginoon Jesus ang talagang maging good example po natin. Maging magandang halimbawa ito sa atin. Sabi ito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Though He is a King, siya po ay tumhari sa kanyang kaharian. He became a servant. Naging alipin po siya. He is the example of what the true citizen of His kingdom is like. Ito po yung magandang halimbawa na iniwan o ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Yun po naglingkod siya sa mga tao. Tingnan po natin yung example ng paglingkod niya. Nasa John chapter 13. Dito po sa John chapter 13, kung nabasa po natin ito, ay nakita po natin na naghugas ng paa si Jesus. Diba? Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. At ito po ay pagpapakita ng true humility. Pagpapakumbaba. Maliban dun sa iniwan ni Kristo ang kalangitan, bumaba siya rito sa lupa at naging alipin, pinakita niya sa kanyang mga disciples ang totoong pagiging alipin. At ito nga yung paghugas ng paa. This is, ito po yung pinaka, sabi nga, hindi lang pinakamahirap, diba? Pinakamababa na pwedeng gawin ng isang tao noong unang panahon. Ito po yung ang ginagawa po talaga ay naghuhugas ng paa. Ikaw ba naman, maghuhugasan mo ang paa ng isang, mabuti nga sa atin ngayon, may mga sapatos na tayo, may mga sandals na tayo, malilinis na yung paa natin. Eh dati sa kanila hindi, diba? Ang kanilang mga, alam niyo ba yung mga, ang kanilang mga panyabang, yung mga suot nila, di ba yung mga ano lang,
chinelas, tapos yung mga sandals, di ba? So, madali silang alikabuhan. Hindi ba yata uso na yung mga sapatos na closed shoes? Hindi eh. Ang kanilang mga sandals noon, yung pinagpitagpi, parang gano'n. Yung pinagpitagpi, parang gano'n. Alam niyo ba pinag-usapan natin yung sandals unang panahon? Di ba? Yung mga flat na, flat shoes, di ba? Although balat siya, pero flat siya. Yan. So, siyempre, maalikabok, wala naman, ewan ko, uso na noon yung ano, simentado. Hindi na uso, para uso ba yung mga tiles? Parang hindi uso ng mga tiles eh. So, talaga maalikabok ang mga paa ng mga tao noon ng panahon. Di ba? Pero, nagawa ng Panginoong Jesus, hugasan ang kanilang mga paa. Because of humility. And He wants to set an example to His disciples. At ganoon din po sa atin mga kapatid. At sabi po rito sa John 13, verses 13 to 15, "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example so that you should do as I have done for you." Yan. Maghugasan din po tayo ng paa. Now, ano itong literal bang gagawin natin na maghugasan ng paa? Pwede din, nagawin natin. Di ba? Sa araw, pwede maghugasan tayo ng paa. Pero ang pinaka mahalaga po dito is yung pagpapakumbaba sa isang isa. Na kaya mong hindi lang patawarin eh, kaya mong intindihin ang kalagayan ng isang tao na hindi mo paiiralin yung pride mo, kundi intindihin natin yung kalagayan ng bawat isa hanggang sa magkaroon talaga ng maayos na relasyon. Now, brothers and sisters, in this kingdom that we want, na gusto po nating makita at maranasan dito po sa lugar na ito, lang po sa ANJC. Kanina po umaga, na-share ko po ito, ang isa sa nilagay ni Lord sa heart ko na dapat no manifest in His kingdom dito po sa ANJC. Kasi nga, may nagtanong sa akin, sabi niya, ano ba ang gusto nating makita? Kasi siyempre, kaharian ng Diyos, ang tema po natin ngayong anniversary natin, Kingdom of God. Medyo malawak po yung Kingdom of God. Kaya nga hindi po natin kayang aralin niya ng isang beses. Sa Bible nga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Sa Matthew na, 55 times binanggit ang Kingdom of God. Matthew pa na. Eh sa buong gospel, napakarami nun. So, 55 pala sa buong gospel pala, sa four books, 55 times binanggit yung the kingdom of God. So, ibig sabihin, malawak na katuroan siya. Now, may nagtanong sa akin, ano ba ang gusto natin na makitang ginagawa natin po ng Diyos sa kaharian dito sa atin, sa church, sa ANJC? Kasi ang team natin is about the kingdom of God. Ano ang gusto nating maranasan? Kanina po, during our worship time na AM service, nag-worship po tayo. Tapos ang kasi yung mga inawit din natin kanina, it's about the kingdom of God. Parang talagang alam mo na God wants to set this place, His kingdom. Parang gusto natin talagang bumaba talaga ang kaharian ng Diyos. Gusto natin magmupo siya sa trono. Talagang makita natin yung manifestation of His kingship, of His lordship over this church. So I've been praying, nag-worship, tapos nag-pray ako. And then, ang cry ng heart ko talaga is, makita ko talaga kung ano talaga yung gusto ni Lord na mangyari sa atin. Yung nasa sabing, your will be done here on earth as it is in heaven. Lord, ano ba yung will mo sa amin? Lalo po ngayong taon na to, as we face another year sa pagpasok natin ng bagong taon. Habang nag-worship ako kay Lord, ang isa po sa pinakita talaga niya sa akin na dapat, yan, na dapat talagang mag-manifest sa bawat niya sa atin is yung love and humility. Kasi pag tayo po ay napuno ng pag-ibig ng Diyos, gaano man kasama yung katabi mo, gaano man kasama ang nasa paligid mo natin, nakikita nating sitwasyon sa bawat isa, we can still love him or love her. Despite
ng kanyang pinagdadaanan o ng kanyang mga pinagkagagawa sa iyo. And number two is humility. Humility. Love and humility. Once we humble down ourselves before God, alam niyo po, ang nais ng Diyos, talagang siya lang ang itaas sa buhay natin. At dito po, sa lugar na to, dito sa ANJC, isa lang ang dapat itaas. Isa lang ang dapat na maluwalhati. Isa lang ang dapat na masunod. At yan po ay ang ating Panginoong Jesus. At magkakaroon lang yan ng katuparan kung tayo pong lahat ay mag-humble down sa kanyang harapan. Kasi kung pairalin po natin yung pride natin, pairalin natin yung sarili nating nagustuhan, yung sarili natin, hindi mo talaga makikita si Lord sa atin. Dapat si Lord ang makita. Amen? And even in our worship, even in sa time natin, sa lugar na to, every time na papasok tayo sa lugar na ito, ano mo ba yung nararamdaman natin? Ano ba yung gusto nating maramdaman? Alam niyo po mga kapatid, dapat umira talaga ang pag-ibig sa puso natin. Sabi nga, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Yan, susi ng alitan, susi ng mga tampuhan, susi ng, kasi tayo ayaw natin patalagang patalo eh. Kung gusto, di ba, pagka meron tayong gusto natin ito. Yan. Pero dahil sa pag-ibig na talagang naramdaman natin, makikita po natin, magkakaroon talaga ng pag-uunawaan. Yung sinasabing unity, kasi meron ako narinig, unity. Madali naman eh. Kaya lang, pagka mahal mo pa rin ang sarili mo, you cannot unite with others. Diba? Pagka mayabang ka, pag mataas ka, hindi ka makikipag-unite sa iba. Eh, mas magaling ako, mas magaling ito, mas maganda to. Diba? Ito idea ko, mas maganda sa inyo, hindi. Yan. That's pride. Diba? Pero pag nagpapakumbaba tayo at punong-puno tayo ng pag-ibig, magkakaroon talaga ng pag-uunawaan, magkakaroon talaga ng unity. Amen? Now, brothers and sisters, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo sa oras na ito. Hindi ko alam kung ano sitwasyon ng pamilya mo. Hindi ko alam kung ano sitwasyon mo ngayon. Pero, isipin mo lagi ito. Si Jesus na hari ng puso mo, si Jesus na hari ng iyong buhay, gusto niyang paapawin sa puso mo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Because if you love God, you can also love others. Amen? Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso natin, magagawa din po nating mahalin ang kapwa natin kahit na hindi maganda ang ipinapakita nila sa atin. At kung tayo po ay punong-puno ng humility, pagpapakumbaba, hindi ang sarili natin gusto ang ating pairanin, kundi ang gusto ng Panginoon ang ating pong pairanin. And those, sabi ko, who humble down before God, time will come, God will lift you up. Pero yung mga mayayabang, yung mga matataas, umanda ka sa iyong pagbagsak. Ang lahat na nagmamataas, ang lahat na nagmamayabang sa ating pong Diyos, umanda ho kayo, makakaranas kayo ng pagbagsak. Pero kung tayo po'y nag-humble down sa harapan ng ating Panginoon, kumanda ka naman because one day, He will lift you up. Itataas ka, iaangat ka ng ating Panginoon at makikita mo kung paano kanya gagamitin mightily. Maari ngayon, parang iniisip mo na parang hindi mo nagagawa ang gusto mong gawin. Eto kapatid, lesson for all of us. May ginagawa siyang pag-aayos sa bawat isa po sa atin. Magpaayos ka lang. Magpaayos ka lang. Umayos ka lang. That's siguro yun yung magandang term. Umayos po tayo. Magpaayos po tayo sa ating Panginoon. Because God wants to use each one of us in this kingdom. Sa kanyang kaharian, nais po ng Panginoon, isa lang ang maitaas, isa lang ang sundin. Siya lamang po. Hindi ang ating sarili, hindi po ang sino man, kundi only Jesus. Only our King Jesus. Amen? Siya lang po. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito.
Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 8 to 10, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord." Brothers and sisters, sa mga panahon pong ito, nais ng Diyos ipakita sa atin kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Pero hanggat tayo nasa kadiliman, hanggat patuloy natin ginagawa ang gawa ng kaaway at hindi tayo lumilipat sa kaharian ng Diyos at hindi natin tinatanggap na bahagi tayo ng kaharian ng Diyos at mas pinipili pa natin ang mabuhay sa labas ng kaharian ng Diyos, we cannot experience this kind of light. Hindi po natin maranasan ang ganitong uri ng kaliwanagan na kung saan ang bunga, the fruit of this light is goodness, righteousness, and truth. Ang nais mo ng Panginoon dito sa kanyang kaharian, maging malaya tayo na gawin ang kanyang kalooban. Pero hanggat nasa kasinungalingan tayo, hanggat nasa kadiliman tayo, hanggat hindi natin nararanasan yung totoong pag-ahari ng Diyos sa buhay natin, hindi po natin maranasan yung righteousness na to na gusto iparanas sa atin ni Lord. In this kingdom, Jesus will be revealed. Mahahayag ang ating pong Pang-Yesus. In this kingdom, righteousness will be revealed. His goodness will be revealed. The truth will be revealed. At ang nais ng ngayon ng Panginoon ay patuloy nating maranasan. Maranasan na nandoon sa loob ng kanyang kaharian. At kung meron man na pakiramdam niya ay nasa labas pa rin ng kaharian ng Diyos. Kapatid, ang kailangan lamang natin ay pumasok at atin pong hayaan ang Panginoon Jesus ang kumontrol ng ating buhay. Let Jesus reign in our hearts, reign in our lives. Maghari po siya sa buhay natin. Huwag kang pumayag na iba ang nakaupo sa trono ng iyong puso. Hayaan po natin manatili si Jesus ang nakaupo sa trono ng ating mga puso. Dalang nais po ng Diyos, ang nais po niya ang kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan, at ang kanyang kabutihan ang patuloy nating maranasan. And brothers and sisters, there will be a divine order and peace in this kingdom. We will experience divine order, kaayusan. Naniniwala po kung inaayos tayo ng Diyos, even this church, inaayos ng Diyos ang all nations through Jesus Church. As we celebrate our 17th anniversary, ang isa sa gustong iparanas sa atin ng Diyos ay ang kaayusan ito. Divine order and peace. We will declare that in this church, in the kingdom of God, in this church, there will be a divine order and peace. Magkakaroon ng kaayusan, ayusan ng relasyon, ayusan ng ministry. Kung handa kang magbago at magbabago sa ating Panginoon, aayusin po tayo ng ating Diyos. At kung ngayon ay nag-aayusan, inaayos ka ng Diyos, huwag sumama ang loob mo sa pag-aayos na ito. Yes, minsan masakit. Pero inaalis sa atin ang Panginoon para tayo pong nasa kamay ng Diyos na isang magpapalayo. Kaya na po, God remind us, ni-remind din sa akin ito ng Diyos na nasa kamay tayo. Nasa kamay niya tayo. ANJC, nasa kamay ka ng Diyos. At habang nasa kamay ka ng Diyos, aayusin ka niya. At hanggang nasa kamay ka ng Diyos at hindi ka umaalis sa kamay ng Diyos, makakaranas po tayo ng pag-aayos. Minsan masakit, minsan nasasaktan tayo, minsan parang ayaw natin ang nangyayari.
church, as we celebrate our anniversary, 17th anniversary, there will be a divine order and peace in this church. Aalisin ng Diyos ang mga dapat alisin sa buhay natin, mga ugali, mga ginagawang hindi tama. Kapatid, kung pinaliligil ka na ng Diyos sa isang masamang gawain, tumigil ka na. Huwag mo hayaan na i-destroy ka ng kaaway because of that sin. Kung meron mang kasalanan na hanggang ngayon ay ginagawa ka, ayaw ng Diyos na magpatuloy ka sa kasalanan ito. Nais ng Panginoon, ayusin mo na ang buhay mo. Nais ng Panginoon, ayusin ang buhay mo. Handa ka bang magpaayos? Handa ka bang alisin ng Diyos ang mga bagay nito sa buhay mo? Huwag kang matakot na alisin ng Diyos ang mga bagay nito. Huwag kang matakot alisin ng Diyos ang mga bagay nito. Dahil ang gusto ng Diyos, ayusin ka, kapatid. Kaya kung sa oras na ito, meron kang nararamdaman na parang sinasaktan ka, nasasaktan ka sa pagbubog ng Diyos, allow God to mold you. Allow God to mold you. Hanggang nasa kamay ka ng Diyos, hindi ka mapapahama. Hanggang nasa kamay ka ng Diyos at inaayos ka niya, magagaganda at aayos ang buhay mo. Kaya sa oras na ito, as we pray right now, let's continue to submit everything to our God. Atin pong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat-lahat sa ating mga buhay. Paghayaan natin na sa oras na ito, makita ng Diyos ang ating pagpapakumbaba. Pwede pong lumuhon tayong lahat sa oras na ito. Let's all bow. Let's kneel down, magpag-lumuhon po tayo. At sa oras na ito, sa ating pong pagpapakumbaba, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Kung meron pong mga kasalanan, kung meron pong mga nakikita ninyo, naramdaman nyo, tinatanggal si Lord, gusto niyang tanggalin, pero nakikipagpuno tayo, nakikipaglaban pa rin tayo, parang ayaw natin, Lord, wag yan, ayoko niyan. Huwag mong alisin yan, Lord. Daw, kapatid. Gusto ni Lord kunin. Ibigay mo na. Gusto ng Diyos alisin. Paalis mo na. Huwag ka nang makipagbuno kay Lord. Habang nakikipagbuno tayo, habang nakikipag-struggle tayo, lalo tayo masasaktan. In the presence of God right now, as we humble down before Him, nais ng Diyos, tulungan tayo na talagang maging modelong mamamayan, model citizen in His kingdom. Maging magandang halimbawa tayo sa kaharian ng Diyos. We're building His kingdom, God's kingdom. Hindi yung kingdom natin. Hindi ang ANJC. God's kingdom. We're building God's kingdom. At ang gusto ng Diyos, ayusin tayo para maging karapat-dapat tayo na mamamayan ng kaharian ito. For us to be a model citizens in God's kingdom. Hindi tayo magiging katitisuran. Hindi tayo magiging dahilan para umalis ang mga tao. But we will be a good example for them in loving God, in loving people. Magiging magandang halimbawa tayo na makikita ang pagmamahal ng Diyos. Makikita ang humility ng ating Panginoon. And people will draw near. People will draw near to Jesus because of you. As we lift up the name of Jesus in this place, He will draw people to Himself. He will draw people in this place to worship our God, to worship our King. Yes, Lord, here we are. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa iyong harapan. Humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawad, Lord, sa aming pagmamataas, sa pagiging matigas ng aming puso. Lord, patawad. Lord, ilagay mo ang pag-ibig sa aming mga puso right now.
Hayaan mo, Panginoon, na talagang patuloy naming ibigay sa iyo ang buhay na ito at hayaan ka, O Diyos, na manguna at talagang maghari. Salamat po sa pagpapatawad, salamat sa paglilinis, at hayaan mo na talagang maging bahagi talaga kami ng iyong kaharian sa lugar na ito. Nais namin, Lord, ma-enjoy ang aming pong relationship with you and with other Christians, Lord God. Una, Panginoon, relasyon namin sa iyo, maging maayos, at ganun din, Lord, relasyon namin sa kapwa po namin. Salamat sa magandang gagawin mo po sa buhay namin, at sa kahariyang ito, makikita namin talaga ang iyong pag-ibig, Lord, ang pagpapakumbaba, at talagang mararanasan talaga namin lagi ang presensya mo sa lugar na ito. Thank you, Lord God. We entrust you everything, and even, Lord God, sa aming pong Holy Communion sa oras na ito, seryuhan mo, O Diyos, ang lahat ng ito sa pamagitan po ng aming pong gagawin ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, amen. At sa oras pong ito, atin pong seseryuhan ang akin pong declaration na maging mabuting mamamayan ng kahariyang ito sa pamagitan po ng atin pong communion. And if we want to be part of this kingdom, hayaan po natin na talagang patuloy ayusin at talagang turuan ng Diyos na maging malaya na ipakita din sa Kanya yung atin pong pagmamahal at ang atin pong paglilingkod sa Kanya. Sige po, sa oras na ito, gagawin po natin ang Holy Communion na ito bilang handa yan sa pagsunod at paggawa sa Kanyang kaharian. Thank you, Lord, for making us worthy right now in our Holy Communion. Jesus name. Sige po, kumain tayo.
sa kanya? May tatanong ba ng puti sa magpapalayong kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayong na hindi sanay na gumawa sa kanya, na gumawa sa kanya hindi sanay? May anak bang magtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking naging ama? At sa kanyang ina, bakit mo ako ipinanganak? Ngunit ipinahayag ni Yahweh, ang banal ng Diyos ng Israel na lumalang sa kanila, wala kayong karapatang magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong do'y tumatahan. Maging ang kalangitan, ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. Ako ang tumawag sa iyo upang isagawa ang aking layunin at isaayos ang lahat ng bagay. Aking tutuwirin ang iyong daraanan. Muli kang tatayo at akin kang palalayain. Ito ang sinasabi ng ating makapangyarihan Diyos. Ang nais mo niya sa oras na ito, mga kapatid, ay maihanda tayo. Maihanda ka. Ang nais ng Panginoon, ituwid ka. Magpatuwid po tayo. Tayo po ay nasa kamay ng atin pong magpapalayong ang atin pong Panginoong Diyos. Siya po ang may likha sa atin at inaayos po niya tayo. Nawa sa oras na ito, kung meron pong inaalis ang Diyos, kung meron pong inaayos ang Diyos sa bawat isa po sa atin, magpaayos po tayo. Nais po ng Diyos, maging maganda kang halimbawa. Maging magandang halimbawa tayo sa kaharian ng Diyos. Nais po niyang sabihin sa iyo, kapatid, sa oras na ito, itutuwid ka niya. Itinutuwid din niya ang ating daraanan. Kung tayo man ay nasa lugar na hindi tama, kapatid, nais ng Diyos, itama ka. Nawa sa oras na ito, magpatama tayo sa ating Panginoon. Huwag na natin labanan ng Diyos. Huwag kang lumaban sa kalooban ng Diyos. Lalo ka nang masasaktan. Huwag kang magmatigas sa kalooban ng Diyos. Lalo ka nang masasaktan. Ang nais ng Panginoon, ayusin tayo. Ayusin ka upang sa kanyang kaharian maging magandang halimbawa at maging modelo mamamayan tayo. At ngayon sa oras na ito, as we partake in our Holy Communion, as we eat this bread, hayaan po natin na talagang ang kalooban ng Diyos ang mapasa atin. Habang kinakain po natin ito, sinasabi natin sa Diyos, let your will be done in my life, O God. Yes, Lord, as we partake right now with this bread, as we eat this bread, Father, we're saying to you right now, your will be done in my life. Your will be done in this life. Your will be done in this church. Your will be done in my family. Your will be done, God. Your will be done. In Jesus' name. At sa oras nito sa atin pong pag-inom, hayaan po natin protektahan tayo ng ating Diyos. Let the blood of Christ protect us from all the works of the enemy. Kung ano mang hadlang ang gagawin ng kaaway, kung ano man ang gustong gawin ng kaaway sa iyong buhay, sa oras na ito, we apply the blood of Jesus. We apply the blood of Jesus upang hindi gagalawin ng ating kaaway. Ang dugo ng Panginoon ang magpoprotekta sa iyo laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa anumang tinatangkilik mo, hayaan natin tayo po ay patuloy na protektahan ng ating Diyos. Thank you, Lord, for your blood. Thank you, Lord. Hindi mo lang kami pinatawad, kundi sa pamagitan ng iyong dugo, nilinis kami at patuloy mo kaming poprotektahan laban sa lahat ng gawa ng kaaway. In Jesus' name,
sa buhay natin. Salamat po sa kapayapaan. Salamat sa patuloy na pagkilos sa ginawa mo sa aming buhay. In Jesus' name. Sandali at tayo punta ko sa ilang mga announcement. Okay, ang ating pong anniversary celebration, grand celebration po natin. Palapakan po natin si Lord. Gaganapin po natin yan sa June 24, last Sunday. Last Sunday po ng June, alas 2 hanggang alas 5 po ng hapon ang celebration natin. Huwag po kayo mawawala kasi meron pong espesyal na gagawin si Lord sa buhay natin, and we will truly declare His kingdom come, His will be done in our lives and in this church. At ayaan po natin, talagang magawa natin yung mga dapat po natin gawin. At yung pong t-shirt, na announcement po, meron po tayong t-shirt, nasa baba na po ang ating pong t-shirt, 150 po ang isa. Ngayon kung wala pong size, paki-order lang po, order lang po kayo kasi gagawa po tayo para doon sa, kasi medyo maliliit na lang po ang natira dyan. Yan. So kung medyo malaki po kayo, pero marami pa po. Marami pa. 150 po. Mag-join po tayo. Kasama po yung sa celebration natin. So bilhin lang po kayo sa baba ng ating pong mga t-shirts. Pag XL, order lang po kayo. XL. Order lang po. Okay, yan. Ito po yan yung kaninang umaga, yung starting up your new life with Jesus. Ini-encourage po namin kayo na umatend ditong seminar na ito. Isang oras na naman po siya. Kaninang umaga po merong isang batch. Kaya lang, sa panghapon po, kasi magse-self group pa kayo, so medyo alanganin po yung oras sa gabi. So, in-invite namin po kayo next Sunday kung pwede po kayo umattend ng, kung panghapon kayo na-attend talaga, pwede po kayo umattend ng 4 to 5 para diretso na po sa worship service. Alas 4 po hanggang alas 5 ay saglit po. Meron bang first timer? Meron po bang first timer? Wala. Okay, para dumasanay. Okay, wala. Okay po. Thank you po. So, nakapag-start na po kami kaninang umaga ng seminar na ito, Starting Up Your New Life with Jesus. Required po ito lalong-lalo na sa SOL2 students, sa kayong graduate ng SOL1. Pero kaninang umaga po, may mga umattend na nasa post encounter pa lang, nag-attend po sila. Maganda po siya talaga, nakakatulong po ito para sa ating mga baguhan sa church, sa mga nai-invite po nila kung ano yung magandang gagawin para sa kanila. So, sa Sunday po, sa next Sunday, sana po huwag nyo makalimutan, kung gusto nyo po maintindihan ito about starting up your new life with Jesus, hindi po para sa inyo ito, okay? Magagamit nito para sa mga nai-invite natin o kakilala po natin. So, alas 4 po siya, next Sunday, alas 4 po siya para pag-attend nyo. Kung habang kayo ma-attend, diretso service na po kayo. Pero meron pa rin po sa umaga kasi ang umattend po kaninang umaga ay 24. 24 po ang umattend kaninang umaga. So, baka magkaroon ulit sa next Sunday, 11 to 12 po siya. So, sa hapon naman, 4 to 5 or 4 before 5 para sa PM service po. Pero mga kapatid, maganda po talaga siya at magiging sa mga na hindi pa naman nasa posing counter. And ini-encourage din po namin lalong-lalo na yung mga SOL to graduates na wala pang open cell. Napakaganda po yun ito para sa inyo. Okay po, so God bless po. Hope to see you next Sunday, 4 o'clock, or kung gusto nyo naman po umatin sa umaga, 11 to 12 po siya. Okay po, God bless po. Prayer assembly po tayo sa Saturday. So lahat po inaasahan. We are have a prayer assembly po sa Saturday ng 7 o'clock po hanggang 9. So sa lahat po ng kasama sa
anniversary po, lahat ng magmi-minister sa anniversary po, we are required to attend po. Yun po, God bless po. Sige, tayo na po tayo.